Isang legit na alta pero napaka-humble at ginulantang ng bilyonaryo ang lahat, especially ng mga pageant fans, nang sinabi nila sa article nila na si Michelle D ay isa pala siyang heiress ng China Bank. Marami talaga ang hindi nag-e-expect na meron palang legit bloodline si Michelle D, lalo na sa kanyang father side, ang China Bank. O, di ba, social, so napaka-humble talaga. At ito na nga ang nagbulagta sa lahat nang nag-release ng article ang bilyonaryo.com. So, basahin natin yung laman. Love your own? China Bank congratulates Iris Michelle D for Miss Universe Top 10 finish. Correct me na lang sa pronunciation ko sa Iris, ah. Okay, so China Banking Corporation is beaming with pride over the spectacular campaign of beauty queen Michelle Marquez D at Miss Universe 2023, where she finished as part of the top 10. The listed lender congratulated D, a granddaughter of the bank's founder, D. Ching Chuan. While Michelle didn't get the crown at the pageant in El Salvador, she won the Spirit of Carnival Award and was one of the three golden awardees of the Voice for Change na merong funding na maibibigay sa kanya na $12,000 or equivalent of 600,000 pesos. Tapos meron pa. So ang nakalagay sa article din is Michelle D won fan vote. Kaya naman, yun yung isa sa mga reason kung bakit daw nakapasok siya sa top 16. Pero for me, nakapasok siya in her own merit din, di ba? So, kung ibibase mo sa kanyang preliminary performance, yung gown, swimsuit, and preliminary interview. Disclaimer, hindi po ito sponsored post by China Bank, but nagulantang kasi tayo na hindi sinabi ni Michelle D or hindi niya kailangan sabihin na may connection siya sa China Bank. And syempre naman, no, don't forget to follow me din sa Instagram account kasi meron na tayong 1,000 followers. O, diba, ang saya-saya ko. 1,000 followers, marami na rin yan. Kaya thank you for following me. So, additional information from GMA. So, Regina D was born in Shanghai, China and educated in United States due to Chinese Civil War. Regina eventually settled in the Philippines after visiting her sister in Manila. She then married DK or DK Cheong, the president of the China Banking Corporation, where she also worked as a director for 20 years. They had two children, Anthony and Frederick. So yung Frederick, yun yung father ni Michelle D. So correct me if I'm wrong dito, ah. Who became an action star, popularly known as Derek D. So yun yung Michelle's father. Once again, so ito yung portrait ni Regina D, yung grandmother ni Michelle D. Ayan. And then, makikita nyo din sa next picture na kasama ni Michelle D ang kanyang lola together with her sister. Ayan, nung chikiting na chikiting pa silang dalawa na magkapatid. Tapos, nagkakabanding na rin pala sila, no? Tapos, eto, makikita nyo rin yung picture ni Derek D, yung father ni Michelle D, habang nasa New York sila, nasa USA. Ayan. So, more pictures makikita nyo sa Facebook profile / page ni Sir Derek D sa Facebook. So, i-check nyo din doon for further information. Ito na, no, ang gumulantang sa lahat na meron talagang legit na bloodline si Michelle D sa China Banking Corporation. Kaya magkakaroon tayo ng konti or basic information about China Bank. So, eto na yung China Banking Corporation or China Bank with the logo C tapos BC. So, public siya and traded sa PSE, Philippine Stock Exchange, as CHIB. So, ang industry niya ay nasa finance. Tapos, yung kung saan siya nag-open, kailan siya nag-open, I should say, founded on August 16, 1920, so 103 years ago doon sa Manila. So Philippine Islands ang tawag sa Manila before the World War. So ang headquarters niya, China Bank Building sa Paseo de Rojas Corner, Villar Street, Makati City. Tapos ang number of locations niya, 640 branches. And meron siya dito sa amin, meron sa Baguio. Ayun, meron sa Baguio City, tapos meron din sa dito sa amin, sa Trinidad, wherein siya yung pinaka-late na matapos or pinakamatagal matapos
na nag-accommodate sa mga nagbabayad ng BIR. O, di ba? Yun. So, ang key people dito is Hans C., chairman. I'm not sure kung updated na to ha, pero ito yung babasahin natin. So, chairman is Hans C., and then, meron din isa pang chairman, Gilbert D., vice chairman, I should say. And then, president and CEO ay si Romeo Uyan Jr. Ayan, yun yung mga key people. Tapos, yung services nila is under banking. And then, pagdating naman sa revenue, meron silang 67.27 billion yung kita nila last 2022. And then, meron silang operating income of 55.65 billion or 1 billion US dollars noong 2022. Tapos, ano pa ba ang pwede natin makita sa China Bank? So, dito yung services. Tapos yung net income pala. Net income nila ay 19.1 billion pesos 2022. Total assets, ito ang pinakabongga, 1.3 trillion noong 2022. Total equity, 135 billion. O, diba? Tapos number of employees, ang dami, 10,237 as of 2022. Yung rating niya sa Moody's, is BAA2, then field ratings, PRS, so AAA. So, correct me na lang sa pagbasa ko dito. And, ito yung website nila. Ayan. So, China Bank was named Best Bank. So, may mga awards din ang bangko na ito. Kaya, hindi basta-basta ang China Bank. Meron pang additional information. Siyempre, no, nag-search ako. So, ito, China Bank is listed on the Philippine Stock Exchange under the ticker symbol CHIB. So, nabanggit ko yan kanina. And then, ito, we are a member of the SM Group. So, one of the largest conglomerates here in the Philippines. Kaya, no wonder, ganito sila mag-promote. Lalo na before the finals. So, nag-post sila dito na sinasabi na, why do you have high standards? So, my girl icon, tapos ayan si Michelle D, di ba? And then, basahin lang natin ng konti dito, experience the feels at SM. So, as you tune in and support our very own Michelle D, Michelle Marquez D, in her Miss Universe 2023 run, be a part of the exclusive watch party on November 19, Sunday 9 a.m. at participating SM Malls. So, let's rally behind Michelle on her journey to win the Miss Universe crown. So, eto yung mga participating SM Malls with watch party na libre. So, ang dami, no? Nagulat ako. Wow! Napaka-supportive naman ng SM. Yun pala. O, diba? Kaya, ayan yung mga participating malls. SM City North EDSA, sa Molino, Bacoor, Rosario, Dasmariñas, Patrese Marites, sa San Pablo, Santa Rosa, Calamba, San Pedro, Lipa. Ang dami, no? Lemery, Santo Tomas, Legazpi, Lucena, down CDO, Downtown, sa Tuguegarao, and then sa Olongapo, sa Davao, tsaka sa Cebu. So, grabe. Sana all ganito yung support na binibigay in every Miss Universe Philippines natin in each year. Dito mo talaga mapapatunayan na hindi mayabang si Michelle D. O, di ba? Ang dami talagang nagulantang, and isa din ako doon, no, na wow, napakalalim talaga ng connections niya or ng kanyang background, kasi bigatin tsaka respectable companies pala ang nakalink sa kanya, yung family line niya. So, hindi mo talaga alam mo yon, hindi mo talaga maidi-describe kung gaano siya ka-humble. Kasi meron yung iba na grabe mag-brag ng kanilang achievements o kaya yung kung anong meron silang possession na talagang signature. Kay Michelle D, hindi. So, mapaparealize ka talaga na may mga mayayaman talaga na hindi na nila kailangang i-brag kung gaano sila kayaman. Kasi meron dyan yung mga credible sources such as yung mga newspaper o kaya broadcasting companies na credible enough na meron silang research team to verify information about the legitimacy ng mga assets ng mga tao na nire-refer nila as talagang bigatin na mayaman sa industry. O, di ba? So, hindi na kailangan mag-brag yung mga mayayaman kung gaano sila kayaman. I do hope may natutunan kayo dito sa vlog na ito, especially discussing about sa mga companies na nakalink kay Michelle D. And kung gaano talaga siya
ka-humble kahit na nasa alta sociedad siya. O, di ba? Sana may na-learn kayo dito and sana nakarelate din kayo. Okay, so thank you very much, ladies and gentlemen. Always be humble and ingat.